Hello guys, good afternoon. Nandito po tayo ngayon kasi ituturo ko kung paano mag tanim ng ano tinatawag natin na waves of love ata yon. So ito yung seedlings niya. So siguro mga higit 50 seedlings ito. So, una nating ginawa, ito, nagawa tayo ng recycled na ice bucket. Pinutol natin, ito yung takip. So, naging dalawa na ang pwede nating taniman. So, ang ginagamit ko, ito lang yung isa. May butas para ang tubig ay lalabas lang, hindi maging stagnant sa ilalim. So, una natin gawin is lalagyan natin ng ano, ng lupa. Lupa na may halong fertilizer. I-mix natin. Yan. So hindi kailangan nating punuin yung ano, yung lalagyan natin kasi mataas yung level. So maliit lang din naman yung ano, yung itatanim natin. Siya nga pala pag lumalaki na ito, itong tanim na to. So sa market mabibili minsan may 5,000 yung isa. Minsan naman may 6,000, depende sa laki o sa tagal ng tanim. So guys, so yung may balak na magtanim tulad nito, try nyo lang sundin yung ginagawa ko. Ngayon, pagkatapos ating lagyan ng ano, yung lupa sa ginagawa nating lalagyan, so tatanim na natin yung ano, yung seedlings dito. So isa-isahin natin kasi marami sila eh. Ito yung isa. So, ipapakita ko na lang sa inyo kung pagkatapos na ito, ipofocus natin. Yung so, una nyong gawin is gawa kayo ng maliit na butas. Papasok nyo yung ano, yung seedlings tulad dito. Para maganda tignan, so mas maganda naka ano sila, naka line. Ayan. Papakita ko din sa inyo yung kung saan ko kinuha yung seedlings na ito kasi para makita nyo kung ano ang itsura niya pag lumalaki na siya. Dito sa amin nagkagulo yung mga tao kasi mabenta yung tanim na ito. Itong tanim na ito mabenta. Siguro
Sa ngayon, mabibili ito 20 pesos bawat isa. Ayan guys, maya maya pagkatapos ito is bubuhusan naman natin ng ano, didiliga natin para hindi mamamatay tulad din ng tao. Charge, so ang charge sa tanim yung ano, yung tubig, kasi pag walang tubig mamamatay, saka sunlight. So bukas ng umaga sisikatan sila ng araw, so masaya sila. Pero pag tinatago mo din sila, hindi masikatan ng araw. Tulad din ng tao, pag hindi masikatan ng araw, ay mamamatay. Ayan. Sa kalahati na tayo. Yan. Ito yung pinakamarami na ano. Sipalit natin. Oh, ayan, no. Dahan-dahan lang kasi baka maputol yung ano, yung mga dahon. Ayan. Tingnan nyo yung ano, yung mga gamot nila, yung mga ugat. Pagkatapos mong ilagay, i-place mo konti para ayan, ganyan. Dahan-dahan, masira.
naman. Dandahan. Kamaputol yung nong dahon. Yung madami sila eh. Dandahan lang. Yan, malapit na tayong matapos. Puno na. Puno na. Kita nyo. Puno na. Pagawin natin. Didiligyan natin para hindi mamatay yung ano, yung bagong tanim. Dandahan lang baka malunod yung ano, yung bagong tanim. Pwede din kayong gumawa ng ano, yung empty bottle tapos bubutasan nyo yung ilalim para gawin yung ano, yung sprinkler pala. Yan. Saya na yung ano, yung bago natin tinanim. Kasi hindi na sila ano, nagdidikitan tulad nung dati. Kasi naghihiwalay na sila. Parang ano ba? Magkakapatid, pag maliit pa, magsama-sama. Ngayon, pag lumalaki na, kanya-kanya ng ano, pamilya. So, next guys, ipapakita ko sa inyo yung ano, yung tawag nito. Yung tanim na ano sila pag lumalaki na, ano ang itsura. Teka lang, kukunin ko. Okay.
Yan. Ito yung tanim na sinasabi ko. So, tingnan nyo yung laki. Siguro ang haba ng dahon. Tulad nito, malaki pa sa mukha ko. Tingnan nyo. Ang maganda nito, pwede nyo ilagay sa loob ng bahay. Ang decoration. Dito ko kinukuha yung ano, yung seedlings niya kasi nagbibigay siya ng bunga. Tapos ang dami niyang buto. Yan no. Yan yung ano. Aking dahon. So may nagsabi na pag ibibinta tong tanim na to, aabot ng 3,000 o mahigit pa. Depende kasi sa laki. Kasi may ibang tanim na tulad nito, siguro mga dito. So yan guys, ito yung ano, yung tanim. Pag malaki yan yung tinanim natin, magiging ganito siya. Ganito yung itsura niya. So ang tinanim natin, so higit 100. So 100 katulad dito. So, tapos na tayo. So, guys, thank you for watching. At sa susunod kong video, ipapakita ko din naman sa inyo kung paano magmarkot, paano magbudding, at saka iba-ibang ways kung paano magtanim ng isang lemon. Limoncito, kumbaga. Siguro lemon or limoncito, parehas lang. So next time, see you guys sa susunod kong vlog. At ituturo ko lang sa inyo kung paano gawin yun. Thank you and good day sa lahat.